sa bawat isa at tayo pong lahat ay tatayo. Tayo po ay manalangin sa 5:30 in the afternoon. At ito po yung time ng ating prayer meeting. Ako ay yung tumigil. And also sa ating pong mga kasama sa ating pong live streaming, magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, kami po ay ipapasalamat sa maghapon yung pong patnubay sa amin, pag-iingat. At amin pong dalangin ang inyong pong patnubay din sa amin pong pag-aaral ng inyong salita ngayong pong hapon, ngayong gabi. At dalangin po Panginoon, ang pumulay po ng Espiritu Banal na siya pong nagtuturo. At bibigyan po sa amin ang kaunawaan ng inyong salita. Patawad din po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid at patungo po sa aming bahay-sambahan. Gabayin niyo pong bawat isa. At dalangin po Panginoon ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Tayo po yung sa Panginoon. Tuloy po natin ating mga songbook. Kung ipay po ay nasa inyong tahanan. At kaisa po natin sa ating noong pag-aaral. At ating pong time sa panalangin ay makikawit po kayo sa kasama po namin. 153, let's sing glory to His name. 153, glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where the blessing from sin I cried. Awitin po natin, glory to His name. Awitin po natin, 'tis so sweet to trust in Jesus.
Ikaw ba'y nagtiwala na sa ating Panginoong Jesus? Amen? Mas mainam na magtiwala sa ating Panginoon. Sing the first verse down. Jesus, we can trust in Jesus. Si Jesus ang kaibigan tapat. What a friend we have in Jesus. Sa Tagalog, si Jesus ang ating kaibigan tapat. Amen? Sabi ng Bible sa John 15:13, greater love had no man than this, that a man laid down his life for his friend. Amen? Nakita niyo na ba? Say amen? Amen. Amen. Basahin niyo. What a friend we have in Jesus. May naman lang kumanta. Nunahan na tayo sa pagkanta. Pagitin po natin, song number 34, What a Friend We Have in Jesus, sa Tagalog. So, malatiwin ko tayo, nakatayo. Hanggang mamaya, nakatayo kayo. Hanggang matapos ang leso. Kaya niyo ba yan? Kaya niyo lang? Kaya niyo. I can do all things to Christ. Siya mo, nakatayo maghahapin. Ano? Estropa si Jesus ang kaibigan makapag kailan pa man tayo ay pinutulungan aking napagpubayan kay daming lumbay at hirap may pagsubok pa sa buhay.
ako, sir. Dahil po ay dadako na sa oras ng pananalangin, ha? So, patuloy sa sama natin sa panalangin, yung kung mga may karamdaman, no, yung kung mga, ha? Si Dayan, si Sa Dayan. Hi, Tata. Masalat ang gulat ka ng boses. Okay. So, si Sa Dayan, pag-pray natin, ha? Si Juan, si Mrs. D.Y.Y. Sales, ano, nandiyan po sa ating kopya. Susena Kiap, ano, Blanca Cordero. So, yun po muna kasulat po dito, ano, ha. Sama niyo po lagi ako sa prayer, ano, ha. Si, lagi masasakta po na ko. Si Mama Alice naman ay high blood, ano, ha. So, sama niyo sa prayer, ano, ha. Tapos, sama po natin yung, ating pong Dignification Bible School graduation bukas. Ano? So, isang araw na lang. Ano? Pag-dalawang araw po tayo ng ating DBBS. Dalawang area po yan. Isang area po ay ginagalap po sa likod ng puring. Isang area naman ay dito mismo sa ating auditorium. Okay? So, bukas po ay lahat. Dadalhin dito yung mga bata. So sa ating pong mga sa tansya po natin, aabutin po ng mga 50 mga bata po yan. So marami-rami. Kaya yung ating pong workforce, ating pong mga workers and church, mga young people po natin, ay sana po'y maaga kayong pumilos para maaga kayong makapunta sa area na kung saan nanonood po tayo. No, ha? Kasi 8 o'clock ang target natin madala sila dito. Kaya kailangan mas maaga po tayo. Okay? Yun, nanay po ni, ano, ni Sister Antoinette at Jondaline, ano, si Jocelyn Delicano, sama natin sa prayer. Maraming karamdaman. Sino pa? Wala na? Diwayway. Nerissa nga pala. Nerissa Kabaluna. Nerissa Kabaluna, sama natin sa prayer. Kanina na, na-operahan? Na-operahan kanina? O-opera pala? O-opera pala. Okay, so pray po natin. Nerissa Kabaluna, sama natin sa prayer po yan. Ha? Sino pa? Tatay ni Aldrin. Hindi natin natanggi dito. Pakinagin nga dyan. Ano? Eutychio. Eutychio de la Cruz. Sama natin sa prayer. May bato sa bato, saka may bato sa abdo ba? Tama ba? Bato sa abdo, saka sa bato. Sino po? Okay, so Father's Day, ano, sa Sunday, pag-pray natin. Tapos yung digital conference, ano. So most probably ito hindi po may lalagay sa June. At July po natin ito may sasagawa, ha? So, napunta na natin ang isa, si Pastor James. So, si Pastor Shun na lang at saka si Brother Eddie. Pinipipray po natin na makontak natin ulit. Okay? Para po sa ating digital conference. Ha? So, most probably, yan po ipapasok na sa July. Sa July na schedule po natin yan. Ha? Unless otherwise, talaga mayroon silang mga anniversaries ng church or iba pang mga gawain na mga special. Ha? So, pag-pray po natin yan, June or July, yung digital conference po na yan. Na, at yung pagsiseta pa rin kasi ng audio natin sa video. So, titignan natin para may work by Zoom. Okay, so, salamat sa Panginoon. Ano, yung ating pong Thanksgiving, na, so, ay nandiyan na ho. Na, meron na ho tayong signboard doon po sa labas na, ng main street. At also, meron tayo tayong additional na air condition unit na na-install. So, itong anong araw ba yun? Tuesday, ano? Na-install na po yung aircon. Kaya ngayon po ay malamig. Hindi lang malamig, malamig na malamig na. Malalaman natin sa Sunday kung talagang kayang lamig na yun eh. Magkakaigi. So, panalangin po natin, ano, Thanksgiving po natin, ano yung signboard sa street na ilagay na, yung aircon na ilagay na. Tapos, another project po natin, yung mga upgrade ng ating pong mga banner and streamer. Yan, yun naman ang iayos natin, ano, para po medyo maayos ayos, ano.
So pag-pray po natin yung mga bagay na yan. Bible study, Marie family, Sarah's family, Lira family. Sama na sa prayer. Candidate for baptism, ayan, nandiyan ang lahat, ano? Brother Cyrus, Gian, Sister Rhea, Sister Dana, Sister Chari, Sister Cyrus. Ayan, mga candidate for baptism. Okay? So pag-pray po natin, ano? Ano pa? Missionaries, pag-pray natin. Pastor Arturo ng India, Pastor Nieto sa Vietnam, Pastor Fortin Guatemala, Pastor Nicar ng Carmona, Pastor Marada ng Calisay, Batangas. And also, happy birthday po ngayon pong buwan ng ano na to, June. Sorry, June na po. Yan, ano na, ibago lang. Aljimel, January 1, ay, June 1, Sister Joanne, June 23, Brother Noel, June 26. Meron pa bang may birthday? Chari, wala may birthday? Meron, kailan birthday mo? Ha? Tapos na? Tapos na. Bangs, kailan birthday mo, Bangs? Ngini dyan lang. Kailan pa birthday niya? 26 po. Nang? June? June po. Oh, hindi na, oh. Tama. Paano pa birthday ni Brother Noel? Pakisama nga natin, pakisama natin. Okay. Ano ang buong pangalan ni Bangs? Ano ang pangalan ni Bangs? Beverly. Si May, kailan birthday ni May? May, kailan birthday mo? Tapos na. Kailan mo birthday? May 4 po. Oo, kasi doon. Si Cyrus, kailan birthday mo? September 14 po. September 14. Okay, ano na. Okay, so yun po, no? Tayo po ay dumako sa panalangin. So, ang gagawin po natin ngayon ay since late tayo nag-start, ano, so ako na lang magpipray. Okay, so ganyan, ano na po kayo, yung punan po kayo dyan. So, aking hong ipapanalangin lahat ng mga bagay po na ito. Okay, so wala na tayong partner sa prayer. So, lahat po ay yung pagtitigit, tayo po ay mananalangin. Okay, so ating pong ating sama-sama po nating idalangin ito sa Panginoon. Ganon din po yung mga kapatid lang po natin na nanonood ng kanya-kanyang tahanan, no? Ay kaisa po natin sa prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pagbiyaya at kahabagan sa amin. Kami po ay muli pinagsama niyo po sa aming bahay sa bahan. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong patnubay po sa amin, maging sa aming pong oras at sandali ng pananalangin. Patawad din po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Dalangin po namin, O Diyos, na kami po'y linisin niyo sa anumang karunihan at maling kaisipan. At upang ang aming pong mga panalangin ay inyong akong dinggin, Panginoon. Una po'y pinapanalangin po namin yung aming pong mga urgencies, aming pong house of worship. Patuloy na pangunahan po kami dito, Panginoon, sa kami, isang araw. Po ay pagkakaloon niyo po sa amin, ay po sa inyong biyaya. Maasa kami, Panginoon, na ang aming pong simbahan ay magkakaroon po ng property. At kung ito nga po yun, ang inyong po nilaan para sa amin, ay sana sa lalong madaling panahon, ito po ay may pagkaloob sa amin. Maasa kami, Panginoon, at alam po namin walang imposible po sa inyo. Pinapanalangin po namin lahat na aming renovation po dito, ay sana po hindi masayang. Lahat po ng aming pong in-install, ay maasa kami, Panginoon, at ito po'y magagamit namin sa mahabang panahon. Gaya po ng aircon na aming pong nailagay, signboard, Panginoon. Pinipipray din namin po, Panginoon, paunahan po mga workers sa aming church. Salamat po. At kayo po nagdadagdag ng mga panibago po mga workers, yung people po namin, na kaisa po namin sa panalangin, kaisa po namin sa pagawa, kaisa po namin, Panginoon, sa paghayo upang marami po umabot ng iyong salita. Panginoon, pagpalaan niyo pong bawat isa, pagpalaan niyo pong aming mga young people. Pinagpipray din namin po, Panginoon, ng bawat membro, maging supportive sa gawain. Umasa kami, Panginoon, na hindi po nawawala ng kabuluhan ang bawat pagpapagana, ginagawa po ng bawat isa, Panginoon. Pinagpipray din namin po ang mga may karamdaman. At pinagpipray po namin, Panginoon, sa Nanay Marta, patuloy bigyan ng kalakasan. Si Atinita Dichoso, J. Espejo, Panginoon. At muli si Kuya Manny, Dichoso, pinipipray namin, Panginoon, na sana po ay muli silang po makadalog, nakasama po namin sa aming po mga pagtitipon. Ganon din naman, pinipipray din namin ang kaibigan ni Alice, si Blanca Cordero, sa kanya pong
Cancel at si Miss Azucena Tiap. Ganda, pinagpipray po rin namin, Panginoon, sa kanya pong cancer recovery, patuloy po na maayos sa kalusugan. Pinagpipray din namin si Miss Ana Atasitas, nanay ni Ruby. At ganoon din naman po, Panginoon, pinagpipray namin si Mrs. Liwayway Sales, ang lola po ni Cyrus, Panginoon. Patuloy po na ipunyi po ang kanyang pangangatawan at makasampung siya na kagalingan po buhay sa inyo. Maasa kami, Panginoon, na muli siyang magkakaroon ng maayos sa kalusugan, Panginoon. At pinipipray din namin po mga upcoming events po namin. Salamat po sa dalawang araw na inyong patnubay sa aming pumahayang people, sa bawat isa, sa mga batang pinagkatiwala niyo sa amin. Dalangin po namin bukas sa aming pong huling DBBS po namin ay umasa kami na pangungunahan niyo po ang aming operation dito po sa church. At maging maayos po ito. At ihandaan niyo po ang bawat mga workers po namin. Ihandaan niyo po ang bawat mga batang pupunta rito. At ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Patubayan niyo po ang kanilang paglalakad, kanilang pong aming pagsundo sa kanila, paghatid. Pagunahan niyo po ang bawat aspeto ng aming pong DBBS graduation bukas. At maging maayos pong lahat. Pumutin po namin lahat ng mga bata. At mapakain sila, Panginoon. Pagunahan niyo po ang tagapagluto. Pagunahan niyo po, Panginoon, ang aming pong Father's Day this coming June 12, this coming Sunday, na kayo pong manguna, Panginoon, maasa kami na iingatan niyo pong aming tagapagsalita sa araw po na yun. Gagabayan niyo po sila, siya, sa kanyang pong biyahe, patungo dito, at maging sa kanyang pong pag-uwi, Panginoon. Mungunahan niyo pong iyong salita maahayag, maging pagpapala po ito sa bawat sa puso amin, at maging blessing din kami sa ating pagsalita. Pinagpipray din namin po ang digital conference na aming pong pinagpipray, na ang speaker po si Pastor James, Pastor Shaw, Brother Eddie, nawa ay sila po'y maging available, Panginoon, sa tinakda na schedule po namin sa kanya, kanila. At umasa kami maging pagpapala po, Panginoon, may set po namin na maayos ang aming pong mga gadgets at magkaroon po ito ng katuparan, Panginoon. Via Zoom ay makita po namin sila makapagpahayag ng user ka at makita din kami na nakikinig at handa pong matuto, Panginoon. Pangunahan niyo rin po ang aming pong mga special request, critical growth ng bawat isa, bawat pamilya, at ganoon din naman salvation po ng mga mahal namin sa buhay, naway maabot sila ng inyong salita, sila po'y maligtas din, at makasang po ng kaligtasan kay Kristo. Pinipipray din namin po ang mga Bible study po namin, home Bible studies sa pamilya po ng Sales, sana po ito po ay tuloy-tuloy na may sagawa po namin every week, at ganoon din naman ang Marie family, patuloy po na makatalo din sila ang bawat isa po sa kanila. Pinipipray namin din po, Panginoon, ang Father's Day. Sana po ay marami kami ma-invite na ang mga magulang at mga tatay, especially ng mga nag-a-attend po sa amin ngayon, ay maimbitahan po namin, Panginoon. At yung mga naimbitahan po namin ay makatalo. Pinipipray din namin po, Panginoon, ng mga candidates po baptism po namin kay mga pumaguna, si Brother Cyrus, Brother Gian, Sister Rhea, Sister Dana, Sister Chari, Sister Cyrus, at umasa kami, Panginoon, na pangungunahan niyo po sila, bibigyan sila ng puso na meron pong pagsunod po sa inyo. Sila po'y tunay po na ligtas at tunay po na kakilala po sa inyo. Pinipipray din namin po ang mga nanay na tahanan, kayo nga pumanguna, at karanan din po practice bukas. Ay sana po'y maalala nila at sila po'y makasama sa ng practice at hanggang sila po'y makapagbigay ng special number para sa mga tatay, Panginoon. Pinipipray din namin po, Panginoon, ang mga urgent prayers po namin, daily provision din po sa Thanksgiving, at yung nga pong signboard na naikabit na, yung pong aircon na na-install, at yung mga project po namin, Panginoon, na additional na ay upgrades po ng aming pong mga streamers, ay mag-exercise po namin ito para sa kagaganda po, Panginoon, ng aming pong bahay-sambahan, Panginoon. At yun din naman, pinipipray namin ang bawat pamilya. Pangunahan niyo po, kayo po mag-provide ng aming pangangailangan, financial, physical, magandang kalusugan, at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lumago sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig, whether sa live streaming o actual po na sama-sama pagsamba, Panginoon. Pagpipirin namin ang bawat pamilya, Panginoon, pangunahan niyo po, at ang mga bagong pamilya na nakakatalo po sa amin. Ganoon din naman, pinipipray din po namin ang mga missionaries na aming pong tinutulungan. Bahagi kami, ang Atura family, Pastor Atura ng India,
Pastor Jervis ng Vietnam, Pastor Aaron 14 ng Guatemala. Alam po, by this time, sila po'y nakabaligtas sa kanila pong mga respective na ministry sa ibang bansa. Nakasikura sila ng visa, nakating po doon ang maayos. At patuloy po na maging bahagi kami sa kanila pong gawain doon. Ganoon din naman sa Carmona, sa Pastor Ricard. Pangunahin po ang kanila pong mga activities po doon. At si Pastor John Maranan, ang kanyang pong plano ng papapaksal at ang gawain din po sa Talisay, Batangas. Salamat po Diyos sa inyong biyaya. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinagkakatiwala sa inyo lahat ng mga bagay nito. Masa kami na ito po, ibibigay niyo po ng positibong kasagutan sapagkat alam po namin, Panginoon, na inyo pong pinakinggan ang panalangin po na matuwid at pinakinggan niyo po ngayon ang aming mga panalangin na alam po namin, Panginoon, na ito po ay inyong sasagutin, Panginoon, at ibibigay ng katugunan. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay aawit sa Panginoon. At nais ko po na tayo po yung muling tumayo. Muli po natin muli ang ating po mga songbo. At buksan po natin ang ating po mga songbo. Sa aklat po ng song number 44, let's sing Constantly Abiding. Constantly Abiding, song number 44 sa ating songbo. Share natin po sa ating po mga bago. No? Taturuan natin sila kumanta. Yeah, so number 44, may mga line po yan. Number 1, sunod-sunod po yan. Chorus 2 and 3, sunod-sunod na lang. Sing constantly abiding, first verse sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Constantly abiding, Jesus.
Understanding po, tayo po'y dadako na sa ating mong pag-aaral ngayon kung hapon o ngayong gabi. So, already 6 o'clock, ha? At nais po na kunin po natin ang ating pong mga Biblia. And let's open in the book of 1 John chapter 5. At ating pong tatupusin yung ating pong series ng lesson sa The Love of Christ in the book of 1 John. Amen. Salamat sa Panginoon. So, we've been having this lesson for almost 2 months. Tinalakay natin yung 1 John. And from chapter 1 hanggang chapter number 5, ay deeply atin hunting pinag-aralan at atin hunting nagbulay-bulayan ng mga talata, verse for verse, and chapter by chapter, and until finally we reach the last portion ng scripture po na ito, sa passage ng scripture, and we'll be reading verse number 13, okay, 1 John chapter 5 verse 13. Malamig naman. Malinaw na? Okay, so verse number 13, mabasahin po natin ang sagutan. Okay? Verse 13 hanggang verse number 21. Okay? So, mabasahin po natin ang sagutan as I read verse number 13. Mabasahin po sabay-sabay verse number 14. Share natin sa ating po mga kaibigan. Na, kayo po tayong lahat. Na, atin pong basahin. At yun din naman sa ating po mga kasama sa ating pong live streaming. Kung meron kayong mga hawak ng Biblia, ay inyong akong buksan sa 1 John chapter 5, verse 13 hanggang verse number 21. This is the last portion na atin kong babasahin. Okay? So, basahin po natin. Verse number 13, babasahin ko po. 1 John chapter 5, verse 13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye may have eternal life, that ye may believe on the name of the Son of God." This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Verse number 15, "If we know that He heareth us, whosoever we ask, we know that we have the petitions that we have desired of Him." If any man see his brother sin, a sin which is not forgiven, he shall ask, and he shall give him life for them. There is a sin unto death. I do not say that he shall bring it in. Verse number 17, "All unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death." We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is born of God keepeth himself, and the wicked one touches me. Okay. Verse 19, "We know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness." We know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Okay, verse 21. Little children, sabay-sabay, go. Little children, keep yourself from idols. Amen. So, tayo po ay sumadaling manalangin. Muli, Panginoon, dalangin po namin na inyong pagnubay sa aming pag-aaral at sa inyong po anumang gawa ng kaaway. Tulungan niyo kami na mag-focus sa aming po pag-aaral sa lugar po na ito. At salamat po, Diyos, sa inyong katapatan sa amin. Ingatan niyo po bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po bawat isa. Pakin po na ngayon mga bata pa kay Paskulan dito. At po. Makinig pagkana din sa loob, ano? Makikinig, ha? Paki-check po yung mga bata. Sino pa yung wala? Okay, pasok din sa loob. Ikaw, makawala ng bigay. Ha? At saka yung, ano, Alvin, pakisara yung game, ha? Pakisara yung game. Wala po nasa labas. Wala nasa labas. Yan po ba nasa labas? Huwag nilak ng todo. Ganyan lang. Para nakalak ang game. Naka-set up. Okay. So, atin mong pag-aaralan, ano, this is the last portion na atin mong tinalakay for more than 2 months already. And we are on the final verses ng atin mong series ng lesson. Okay? The Love of Christ in the book 1 John. Siyempre, asahan po natin na by next week or next Friday, ay meron na tayong bagong lesson ulit na tatalakayin. Amen? Now, naalala po natin, ano, kung ano po yung pinaka-main theme ng 1 John
Ito po ay walang iba kundi ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Through this book, we learn that yung ating kalagayan sa Panginoon, you know, hindi po tayo deserve, you know, sa pag-ibig ng Diyos. And yet, tayo po ay minahal ng Panginoon. Amen. Nakita po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Nakita po natin kung paano po yung ilang po mga bagay na nagsasabi po sa atin na tunay po na ating Panginoon Kristo ay hindi lang po siya nagkatong tao, siya po ay Diyos. Kaya sabi po ng Bible, sa sino man na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ay siya ay may spirit ng Antichrist. Pag-aralan po natin yan, born of God, sabi ng Bible. And also, nakita rin natin dito sa talata po na to, sa chapter po na to, sa aklat po na ito, na malinaw ang assurance ng salvation. Sinabing assurance ng salvation, kasiguruhan ng kaligtasan. Diba? Nakita po natin nung nakaraang Sunday, Friday, tinalakay po natin, this is the record, sabi sa verse 11 and 12, that God had given to us eternal life, and His life, and this life is in His Son. So nakita natin yung assurance na ang Diyos, kapag nangako, meron tayong pruwebang mapanghahawakan. Ano po yun? Ito yung patunay. Sabi ng Bible, this is the record. Sa Tagalog, ito ang patunay. Ito ang pagkakatala na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. So rest assured na lahat ng pangako ng Panginoon na ay nakalagay po at mababasa natin sa kanyang salita. Amen? So, ang Diyos pag nangako, hindi po siya napapakong pangako. Hindi kagaya ng tao, pag nangako, napapako, di ba? Sabihin, Pastor, aatin ako, tapos biglang hindi makakaatin. Di ba? So, pag tao nangako, napapako. Pero pag ang Diyos nangako, tutuparin niya. Amen? Ganun po, nangako ang ating Panginoon. Lahat ng salitang kanyang binitiwan, hindi po yan, sabi nga, babaksak sa lupa, nang hindi po yan patutugunan at kakaroon ng katuparan. Amen? Yun po ang pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay merong mahal sa buhay, may mga pagkakataon, pag nangako sila, eh, hindi rin napapako din minsan. Kasi tao lamang, nagkakamali. Pero ang Diyos, hindi mo nagkakamali. Isa, wala sa karakter ng Diyos ang magkamali. At wala sa karakter ng Diyos ang magsinungaling. Kapag ang Diyos hindi tinupad ng kanyang pangako, masasabi natin nagsisinungaling ang Diyos, pero hindi. Ang Diyos, sa kanyang pangako, tinutupad niya. Pero may provision ng kanyang pangako. Sabi ng Bible, kung tayo po'y sumusunod, lahat ng ating hihilingin ipagkakalob. Kaya hindi pinagkakalob ang hinihiling natin kasi hindi tayo sumusunod. Diba? So may provision naman ng kanyang pangako. Sabi nga na po ng mga nag-aaral ng Biblia na nauna po sa atin, there are 7,000 promises of God na nakalagay po sa kanyang salita. 7,000, 7,000. Okay? So lahat ng 7,000 pangako ng Diyos na yun, pwede mapasa iyo kung ay susunod ka lamang sa Kanya. Pero I believe, hindi naman lahat yung 7,000 na yun applicable sa iyo. Kasi may pinangako ang Diyos para sa mga Hudyo, hindi ka naman Hudyo. Alright? So yun po yun. Tingnan natin sa ating pong introduction. After several months of study, we have come to the conclusion passage of 1 John chapter 1. We have been encouraged and greatly challenged in our personal walk with the Lord. So anong binibitap sa ating pag-aaral ng 1 John? Binibitap sa atin yung personal, opo personal. Pag sinabing personal, ikaw mismo na experience mo yung pag-ibig ng Panginoon. Ako mismo, may experience ko yung pag-ibig ng Panginoon. Bakit sa po sa atin, whether kayo nakikinig sa iyong tahanan o whether ikaw ay kasama natin dito sa ating pong auditorium na malamig at pinopromote po natin ay ang personal na tipanan ng Diyos sa iyo ang binibuild up ng Panginoon. Amen? So, God is talking to everyone in a very personal way. Kung ikaw ay tahimik, bibigyan ka ng pribilehyo ng Panginoon to speak up. Gagawin kang masigla, nakakapagsalita ka ng mahusay, kung ikaw ay tahimik na tao. Bibigyan ka naman ng Panginoon ng kasiyahan, kagalakan
na ang personalidad mo nakakapagsalita ka kahit tahimik ka na tao, pero meron kang kalayaan kay Kristo. Ha? O ikaw naman ay maingay, pinatatahimik ka naman ng Panginoon. Ha? Pagka sobrang ingay ka, pinatatahimik ka ng Panginoon. Bakit po? Kasi gusto ng Panginoon, ma-refine ang iyong karakter. May build up yung iyong karakter na pagtinignan ka. Diba? Sabi nga, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Diba? Ganun ho yun, ano ha? Ha? At ganun din naman, ano ha? Sabi nga, ay kinocomfort the comforted, the comfortless, sabi. Ano ha? Eh, kinocomfort, ano ha? Yung kung, nangangailangan ng comfort, kinakausap din ng Panginoon. Tingnan po natin yung mga bagay po nito, ano ha? John spoke much about our love for the Lord and for one another. Ha? Kinalakay po din natin, ano? Usually, ginagawa po natin, sinasummary po natin, ano? From chapter 1, the first verse, chapter 2, hanggang last verse, chapter 3, chapter 4, now we are in chapter number 5. Kaya nga po, sa introduction, sinasummarize po natin lahat ng ating pinag-aralan. Amen? Now, ha? John spoke, si Apostle John, di ba? Lagi sinabi niya, my little children. Nakita niyo ba yung huling portion, the last chapter and the last verse? Ano ang nilagay niya po dyan? Ha? Ganun pa rin. Na, umpisa sa umpisa, na ay kinalakay niya at tinawag niyang little children lahat ng kanyang tinuturuan. Now, even in the last portion, in the last verse, of verse 21, sabi niya, little children, keep yourselves from idol. Amen. Tignan niyo po ba na hanggang sa huling sandali o sa huling chapter, huling verse, ganun pa rin yung kanyang pangunawa. Ganun pa rin yung kanyang salutation. Yung kanyang pagbati, my little children, hanggang sa katapusan, my little children. Bakit po? Sapagkat nakita mo natin na sa aming pag-aaral, kasi he was an aged man, matanda na siya. Pangalawa, siguro mga anak niya sa pananampalataya ang kanyang tinuturuan. Pangatlo, siguro mga batang Kristiyano na talagang kinakailangan turuan upang maging matibay sa pananampalataya. Ha? So, parang batang din yan. Ano? Yan yung palakad-lakad na yan. Yan. Yan si Bangs. Ano? Kasama po natin na bata. Ano? Sabi ng Bible, meron po key verses dito. Ha? So, sa dalawang huling lesson, o sa huling lesson, last week, at saka ngayon, kasama po ito, ang pinakapinalan po sa Kristiyano, pamumuhay, at sa kanyang pong pag-ibig sa Panginoon at kanyang pag-ibig sa kapwa. Di ba? Pinag-aralan po natin paano sasabihin, I love God, pero hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa. Kaya, iyon ang nais ng Panginoon. Ano? Now, key verses, ano? Sa 1 John chapter 13, or chapter 5, verse 13 and 14. Ano ang nakalagay mo doon sa 13 and 14? Sabi niya po dito, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Nakita niyo ba? Nandiyan po sa verse 13. Ano? That ye may know ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Verse 14. This is the confidence, sabi ng Bible, that we have in Him if we have asked anything according to His will. So there you go. Nakita mo natin dito, di ba? Na kung hihiling ka, ayon. Lagi merong ayon sa Kanya. Kalooban. Ayon sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin, mayroong pagsunod dito. Ha? Mayroong pagsunod dito. Hindi lang basta ang hihiling na hindi naman sumusunod. So, anyone, any person, lalo-lalo ng mga mananampalataya, kung ikaw ay sumusunod sa kanya, may kasagutan ng panalangin. Ha? Kung ito ay ayon sa kanyang kalooban. Now, tingnan natin yung definition. Ano? Record, pareho din po nung this is the record, ano? I have, sabi dyan, marturia, sa Greek, give evidence, ano? Diba, ganun mo talaga ang record, to give evidence, ano? Now, yung ha, echo, sa Greek, o direct possession, continuity. So, hindi lang pala nagsasabi yung, sabi na ba, sabi sa verse 13, diba? Verse 12, he that had the son, siya na tinaroroonan ng Panginoon sa Tagalog ay may buhay. O siya na tumanggap sa Panginoon may buhay. Yung salitang heart, sabi ng Bible, na galing sa Greek na direct possession or continuity. Ibig sabihin, direct ang nasa sa iyo,
at hindi lang nasa sa'yo, nagpapatuloy. Amen. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos nagsasabi, kung tinanggap mo na si Kristo, siya ay nasa sa'yo na, at siya po ay nananatili sa iyo. So, ibig sabihin, dito nagpapatunay na talagang hindi nawawala ang kaligtasan. Amen? Na hindi yung araw-araw tatanggapin si Kristo. Di ba? Di ba? Meron mga Christian group na nagsasabi, kailan mo tinanggap si Kristo? Ah, araw-araw. Araw-araw ko siyang tinatanggap kasi araw-araw ako nagkakasala. Sabi ng Bible, ang pagtanggap kay Kristo, once lang. Once lang. Base doon po sa original na salita na sinasabi ko dito yung echo. Na sabi ko doon sa Greek, direct possession. Ibig sabihin, nasa sa'yo na. Nasa si Kristo sa puso mo. Nasa si Kristo sa buhay mo. Nasa puso ko na. Siya ba ililisan sa akin? Hindi na. Kasi sabi ko ng talata sa Griego, continuity. Pag sinabing continuity, nagpatuloy. So, ibig sabihin, once the Holy Spirit of God, actually, ito, ang lumagay sa buhay mo, ay ang templo mo, ang templo ng Diyos, ay yung patawan. So, yung banal na Espiritu, nasa sa'yo na. Nagpapatuloy, sabi ng Bible. Yun ang sinasabi dito, He that hath the Son. Siya na pinaroroon na ng anak o tumanggap sa anak, may buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po ba? So, kung makikita lang ng bagong tao, yung mga tao nag-aaral ng Biblia, yung salitang hat pala, ibig sabihin, direct possession, continuity, nagpapatuloy, makikita nila na ang kaligtasan minsan lang. Bakit po? Sapagat si Kristo, minsan lang namatay, nilibing at nabuhay. Amen? Kaya nga nagalit ang Panginoon kay Moses eh, kasi in-strike niya yung bato ng dalawang beses eh. Kasi the rock speaks of Christ. Minsan lang papaluin ang bato na kung saan dadaloy ang tubig na nagtutukoy ng kaligtasan sa sasampalataya. Okay? So minsan lang si Kristo namatay sa krus, nilibing at nabuhay. Minsan lang po yun sa pangyayari ng mundo. At wala na humaulit ng Lord. Kaya minsan mo lang din tatanggapin siya sa iyong buhay. Are you listening? Ano? Sa mga nakikinig po sa atin, sa ating pong live streaming, kung kayo po hindi member ng church, at hindi mo pa tinatanggap si Kristo, ngayon pa lamang, tanggapin mo na siya. Ha? Sapagkat ang sabi ng Bible, ang kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay, ay para ikaw ay maligtas. Ha? Sa kamatayan ng impyerno. Kaya nga sabi po ng Bible, yun po yung sinasabi dito, and I have written, ganun din, describe, and writing, sana, I have written, grapho, siguro doon ang galing sa itang graphics, yung disenyo, so I have written, di ba, nakita nyo ba yung mga lumang mga sulat, di ba, yung mga old literature, yung mga old letterings, especially na mga ninuno, di ba, parang mga graphics yun, di ba, parang yung mga, parang mga disenyo, doon po nang galing yung salitang graph, sa galing sa salitang grapho. Na dalawang mahalagang bagay ang ating tatalakayan. Now, this passage will given to the believers, we find comfort as well as a final challenge in these closing verses. Now, look at verse number 13 again. Verse number 13. Balikan po natin yung 1 John chapter 5, verse number 13. May mga lamok, ano? Verse number 13 and 14 hanggang 15. Sabi mo dyan, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life and that ye may believe on the name of the Son of God. This is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. If we know that He heareth us, whichever we ask, we know that we have the petition that we have desired of Him. Unang bagay, tingin po sa lesson, unang bagay, the certainty in life. Certainty in life. Anong ibig sabihin po nito? Here we discover some certainties. Yung pong certainties, yung mga bagay na mangyayari sa buhay mo o sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Pag sinabing certainty, ibig sabihin, ito ay talagang mangyayari. Okay? So, merong katotohanan na ito po ay mangyayari. Now, letter A. Look at verse number 13. Tingin yung verse number 13. Nakita nyo ba? Sabi dyan, John emphasized that he is writing to the believer, to those who have believed on the name of Christ,
in salvation. They have been set apart in Christ. Alam niyo ba na kung kayo ay tumanggap na kay Kristo, kayo po ay ibinukod na ng Panginoon. Hello, nakikinig ba? Kung tumanggap ka na kay Kristo, binukod ka na ng Panginoon. Ano ang binukod ng Panginoon? Ganito yun, ano? Si Pablo, nung siya po ay si Saul dati, nung tumanggap siya sa Panginoon, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, inalayo siya sa mga masasamang barkada. Amen? Inalayo siya sa mga masamang gawain. Na, at inilagay siya kasama ng kapwa-mana ng palataya sa makabuluhang gawain. Amen po ba? So, ibig sabihin, yun ang sinasabi ng Panginoon na come out from among them and be ye separate. Na, ang sabi ng Panginoon, come out from among them and be ye separate. Hindi ka mabubuhay kung ikaw ay tunay na Kristiyano na ikaw ay nananatili sa dati mong buhay. Amen. Na, hindi ka talaga lalago. Mm-hmm. Pangalawa, hindi mo ma-experience yung the joy of the Lord sa buhay mo. Amen. Na, kung Kristiyano ka na, pagkatapos araw ng pananambahan, hindi ka sumisimba, walang enjoy talaga. Amen. Na, kung Kristiyano ka na, na, pagkatapos ang kasama po mga maling barkada, wala kang enjoy doon. Amen. Ha? Kung ikay Kristiyano ng tunay, pagkatapos hindi pa sa iyo kasiyahan ang salita ng Diyos, na dahil hindi mo pinagbaaralan, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na ang Panginoon ay mahusap sa iyo, walang joy ng Panginoon. Yun ang sinasabi ko dito, na yung our association. Pag sinabing association, ano ibig sabihin? Nakakita na ba kayo ng isang grupo ng mga aso, tapos may kasamang pusa? Ha? Kanyang naglalakad sa kalsada, isang grupo sila ng mga aso, ano? Siguro mga walong aso. Tapos ang leader na may isang pusa. Sa cartoons mo lang makikita yun. Ano? Ha? Sa Walt Disney mo lang makikita yun, di ba? Sa mga anime mo lang siguro makikita yun. Ano? Pero wala kang makikita ganun talaga. Wala. Na? Eh, pinag-uusapan po din yung association. Ibig sabihin, ito ang Biblia na sasabi sa atin, sabi sa verse 13, nasa 1 John chapter 5 tayo, na verse 13, tingin po ang Bible nyo, na ang sabi dyan, you may believe on the Son of God, that you may know you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. Na? Now, John emphasized the writing to the believers, ang kinakausap niya dito, yung kapwa mananampalataya. Na? They have been set apart for Christ. To be set apart, ay talagang ibinubukod-tangi ng Panginoon. Na kahit maraming pagsubok, hindi ka nag-iisa sa lakbayin. Amen. Amen, ano? Maraming pagsubok. Meron pa tayong pagsubok? Ay, lahat naman meron. Amen. Na, sinusubukan tayo ng Panginoon. Pinatatatag ang ating pananampalataya. That's the reason why there are many obstacles na inalay ko kay Christian. Amen. Na, may pagsubok talaga. Na, meron pong mga balakid. Na upang maging matibay ang ating pananampalataya. Tingnan po yung 1 Peter chapter 5 verse 9. Look at 1 Peter chapter 5 verse number 9. Tingnan niyo po, 1 Peter chapter 5 verse number 9. Meron ba chapter 5? Oh, verse 9, sabi ko diyan, ano? For he is steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Na? The same affliction. So, ibig sabihin, kung meron kang dinaramdam o meron kang dinadanas po ngayon ng mga pagsubok, na? Dahilan sa iyong pong bagong pananampalataya, huwag kang mag-alala. Na? Ang mga kapatiran sa buong mundo ay pareho din ng affliction na nararamdaman mo. Na, as a new believers, merong struggle yan. Na, may struggle sa pananamit, na, may struggle sa pananalita, may struggle sa barkada, may struggle sa peer pressure. Lahat po yan may struggle. Amen? Amen. Na, walang Kristiyanong pamumuhay na walang struggle. At ang sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse number 8, o verse number 10, sabi niya, 1 Peter chapter 5, ano? Binasa natin? Verse 9, sabi niya, who resisted pass in the faith, knowing the same affliction are accomplished. Ha? With a purpose yun, accomplished, ano? Accomplished, sabi yan. Na, in your brethren that are in the world. Another verse, 1 Thessalonians, chapter 3, verse 3. Tingnan niyo po yung 1 Thessalonians, saan mo matatagpuan ho yan, ha?
Ha? Chapter 3, verse number 3. Sabi niya, no one should be moved, above 1 Thessalonians chapter 3, verse 3, by this affliction, for yourselves know what we are appointed thereunto. Okay? Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, that no man should be moved by this affliction. Ha? To be steadfast and to be unmovable. Ha? Yan ang nais ng Diyos na ma-accomplish sa buhay natin. Amen? Makumpis sa buhay mo kasi gusto ng Panginoon maging matibay ng Kristiyano. Na? Then, 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2 Timothy chapter 3, verse number 12. Sabi niyan, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Makita niyo po ba? Okay, verse number 12. Sabi po diyan, yea, all that will live godly, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer what? Persecution. Lahat ng mabubuhay na ayon sa panuntunan ng Diyos, pagiging maka-Diyos, excuse me, maka-Diyos, sabi ng Bible, na ay dadanas po ng pag-uusig. Oh, so ibig sabihin lahat po yan na hindi lahat ng kamag-anak mo matutuwa kapag ikaw ay naging Kristiyano. Na, hindi lahat ng mga dabarkans mo matutuwa kapag ikaw ay naging Kristiyano. Hindi lahat ng mga kaibigan mo o malapit sa iyo matutuwa kapag ikaw ay naging Kristiyano. Totoo yan. No? Yan ang sabi ko ng Bible. Natin nyo ba? Ha? And all that we lead godly. Sabi ng Bible, yay! Oo! All that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Meron, may pag-uusig. Ha? Yung mga kamag-anak ko, hindi natuwa nung ako'y naligtas. Yung mga kamag-anak ko, hindi natuwa nung ako'y nagbalik. Ha? Nang mali, tungo sa tama. Hindi sila natuwa. At tinatanong ang aking mga magulang, tinatanong ang aking nanay, oh, ano ba, hindi nyo ba pinabayaan mapunta yun doon? Ha? Ba't mo pinabayaan na magpalit ng relihiyon nyo? No? Kasi sabi ng Bible, lahat na nang mabubuhay ayon sa panuntunan ng Biblia. Take note, ha? Ayon sa panuntunan ng Biblia, hindi panuntunan ng tradisyon, hindi panuntunan ng relihiyon, hindi panuntunan ng pamahiin. Na, all that believe godly na, in Christ Jesus shall suffer persecution. Yun ang sabi ko ng Bible. Na, now, tingnan po natin. Letter B, our assurance. Balikan po natin yung 1 John. Go back to 1 John. Chapter 5. Nasa last portion na po tayo at nasa last chapter na po tayo. At next Sunday, next Friday, iba na po yung ating series ng lesson. It could be 2 John or it could be another book. Okay? Now, look at verse number 13 again. Na, sabi diyan, John wanted them to be settled in their faith, enjoying assurance of salvation and productive for the Lord. Their faith in Christ resulting in salvation was not a temporary thing. Ito ang kaligtasan na permanente. Ha? Walang permanente sa mundo na ito, kundi ang kanyang salita. Amen? Ulitin ko, wala akong permanente sa mundo na ito. Tanging ang salita lamang ng Diyos. Amen? At sa kanyang salita, sinabi po niya na mayroong kaligtasan at ang kaligtasan na yan ay hindi po nawawala. Amen? Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Sabi po ng Bible, ano, sinulat ng Panginoon dito sa verse number 13, sabi niya, these things, mga bagay nito na ay aking naisulat sa iyo, na upang ikaw ay manampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Hello, sino ang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Amen. Meron pa bang ibang anak ng Diyos? Na, sa langit, na, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Banal. Kaya pag sinabi ko ng Bible, the Son of God, na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, walang iba yun kundi si Jesus Christ. Na, siya ang galing sa langit eh. Na. Kaya sabi ko ng Bible, our assurance, ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Na, mark it down, ano, ilagay niyo po sa inyong pong kaisipan, ilagay niyo sulat niyo po sa inyong Biblia, sapagkat ang kaligtasan po ay permanente. Amen. Na,
Kasi sinulat ng Panginoon niya, nilagay niya, "This thing have I written unto you that ye may believe." Ika'y sumampalataya. Kanino? Sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Wala nang iba pa. Kaya maniniwala sa ibang nagsasabi, "Oh, ako na, anak ng Diyos." Hindi totoo yun. Bulaan ng propeta ho yun. Ang sabi ng Bible, they are deceived and being deceived. Sila ay nalinlang at sila mismo nandilinlang. Ay maraming nadadaya. Kaya nga po sabi ng Bible, tingnan ang salita ng Diyos. Pag hindi mo tinignan ang salita ng Diyos, yun ang problema. Kaya dito sa ating church, tinitingnan natin ang salita ng Diyos. Kasi yan ang patunay. Now, tingin niyo po sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 11. May ikli lang itong ating lesson, 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Verse 1 po, sorry. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Sundan niyo po ako. 2 Corinthians chapter 5, verse number 1. Ano sabi ng Bible? "For we know that if our eternally house, earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made in hands, eternal in heaven." Ano tinutukoy mo dito? Ang tinutukoy po natin, our earthly house, hindi po itong bahay na ito. Ang tinutukoy po na earthly house ay ito po ay expression ng ating katawan. Na itong katawan ito, sabi ng Bible, our earthly house of this tabernacle were dissolved. Pag ito po ay bumalik na sa lupa, may kailan niyo pasal, maglumakay ka na. Na sabi ng Bible, we have a building of God and house not made with hand, eternal in heaven. Kaya ang Biblia nagsasabi, pag ikay namatay, at later on, pag dumating ang ating Panginoon, pag ikay pumunta sa langit, itong katawan na ito, babaguhin ng Panginoon. Amen. Kasi ito, hindi handa para sa langit eh. Bibigyan tayo ng bagong katawan, handa para sa langit. At yun po yung perfect body yung sinasabi ng Bible. Kaya nga po, our assurance, napakaganda. 1 Corinthians chapter 2, verse 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Sundan niyo po ko na. Silipin po natin. 1 Corinthians chapter 2 verse number 5. Sabi sa verse 5 na. 1 John chapter 2 verse 5. "That your faith should not stand in the wisdom of God, wisdom of man, but in the power of God." Na? Kasi sabi ni Pablo ho dito, "My speech," verse 4, "my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of spirit and of power." Now, sabi ni Pablo, hindi sa kagalingan ng pagsasalita na nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi, nanggaling mismo, nanggaling sa Panginoon ang kapangyarihan, galing sa Espiritu ng Diyos ang kapangyarihan. Diba, kinukwento ko nga sa inyo, meron akong kaibigang pastor eh. Sa Cavite, ngongo eh. Ngongo. Ay, pero ang dami mong nasisip. Ang dami mong mga tumatanggap sa Panginoon. Ang dami mong membro. Nakikinig ng salita ng Diyos. Sa iba, katawa po ngayon eh. Diba? Muksan natin ang ating mga Biblia. Tingnan po natin sa aklat ng Korinto. Unang talata. Ika-dalawang kapit. Aba, siyempre yung una, pag umating ka doon, sino matatawa ka? Pabira naman, ano ba naman itong kaibigan ko nito? Sinasama-sama pa ako dito. Tapos, yung pastor nila, iba ang pananalita. Diba? Misang lalaitin mo, pero kung nakita mo naman, pagka ang kapangyarihan ng Diyos, lumagay sa puso ng tao, nadinig niya, na kailangan niya si Kristo bilang tagapagligtas. At naligtas, aba, kasiyahan niya madinig yung boses ng kanilang pong tagapagturo. Eh bakit po, aba, sabi sa iyo, nung nagkaroon kami ng fellowship eh, mas marami pa yung membro niya eh. Bakit po, sapagkat ang sabi ko ng Bible, sabi ko dito, "That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God." Kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay po ng conviction sa isang tao para sa'yo maligtas. Hindi yung galing ng preacher o ng pastor na nangangaral. Pag naghanap ka ng magaling na pastor,
Ha? At pinopromote niya yung kanyang kagalingan. Eh, walang kapangyarihan ng Diyos yun. Amen. Ha? Yung may kapangyarihan ng Panginoon, sabi dito, not of wisdom of men, but of the power of God. Saan makikita ko yun? Sa salita ng Diyos eh. Na, kung ang mga ngaral, hindi salita ng Diyos ang pinangaral, walang kapangyarihan ng Diyos doon. Amen? Pero kung may kapangyarihan ng Diyos, sabi po ng Bible, yun ang sinasabi dito na malinaw yung assurance sa sinasabi ng Biblia. Amen? Ano ba? 2 Corinthians chapter 2, 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. Sabi niya po dito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi ni Pablo, ang biyaya ay sumasagana at sapat na para sa akin. Na, ang kalakasan, sabi ng Bible, made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Kasi may sakit siya, pero hindi sa pinagaling ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat ang sapat ang biyaya niya sa buhay po ni Pablo. Okay? Sa buhay po ni Pablo. Now, tingnan po natin. Let us see. So, una, natarakay po natin certainty in life. Kasi sinabi certainty, sigurado yan pagka Panginoon nagsalita. Amen. Amen. Sure mo dyan pagka Panginoon ang tumukoy dyan. Now, let us see. Our appeal, verse 14 and 15. Let's go back to 1 John chapter 5. Verse number 14 and 15. And this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He will hear us. John assured the believers of great confidence available in Christ. Available ang kaligtasan, available po yung kasiguruhan, available po yung pangako ng Panginoon. The Lord is attending to the prayers we pray. Pinangako niya na sasagutin niya lahat ng ating pumadasal ayon po sa kanyang kalooban. Look at Proverbs 15. Tingnan niyo po yung aklat ng kawikaan. Proverbs chapter 15. Nakita niyo ba? Proverbs 15. Okay? Proverbs 15, verse 29. Proverbs 15, 29. So, bandang punahan ang inyong pong mga Biblia sa Old Testament. Psalms, then Proverbs. Proverbs 15. Nakita niyo po ba? Amen. Okay, so verse number 29. Sabi sa verse 29, ganito, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Ang Diyos, sabi dito, ay malayo sa mga masasama. Bagkos, pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. Amen. So, yung sabihin, ang isang taong nanampalataya na kay Kristo, ang isang tao po na kinilala ang ating Panginoon tagapagligtas, sabi ng Bible, pinakikinggan niya ang ating pumapanalangin. Amen. Sa pantalata, John 9:31. Sa bagong tipa naman, John chapter 9, Matthew, Mark, Luke, and John, chapter 9, verse number 31. Okay? Sabi ng Bible, we know that God heareth not sinners, but if any man be a worshiper of God, and doeth His will, Him He heareth. Sabi ng Bible, alam natin na ang Diyos, hindi niya pinakinggan ang makasalanan. O, paano yung pastor tayo makasalanan? Opo. Pero sabi ng Bible, ang sino man, dito, nasasamba, sumasamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban. Sabi dito, ay kanya itong pinakikinggan. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, yun ang provision ng Panginoon. Kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, maraming tao nagsasabi ko, Kristiyano kami. Oo nga, Kristiyano din ako. No, pare-pareho ng Kristiyano. Hindi naman sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Amen. Wala silang pagpapahalaga sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Wala silang pananalangin. Wala silang pagkakaiba sa mga tao ng mundo. Kung anong tsura ng mundo, yun din ang tsura nila. Tapos sasabihin Kristiyano. Kung ang mundo may bisyo din sila. Ang sabi po ng Bible,
Yung true worshiper, sinasabi ko ng Bible, ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Do it His will, sabi ng Bible, yun ang pinakikinggan ng Panginoon. Now, 1 chapter 5 verse 14, nakita mo natin yan. Number 2, not only tinalangin po natin the certainty in life, but the conviction of life. Ano ba yung conviction ng Kristiyano? Ito yung huling portion ng 1 John, tingnan po natin, conviction of life, 16 and 17. Ano sabi sa 16 and 17? Sabi ko dito, 16 and 17, if any man sees his brother sin a sin, which is not unto death, he shall ask and he shall give him life for death, that sin not unto death. There is a sin unto death, I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is sin not unto death. Ano sinasabi ko dito? Yung conviction po ni John dito, na John continues to speak of prayer in the lives of the believers. Let's look a bit closer to conviction in life. Ang salita pong conviction, may dalawang kahulugan sa English. Again, yung salita conviction po yan, may dalawang kahulugan. Letter A, nahatulan, may kasalanan sa korte, conviction. Diba? Convicted, conviction. Yung isa naman ay merong matibay na pinanghahawak ang katuluan o paniniwala. That is our conviction. Amen. Ang pinanghahawakan nating katotohanan, hindi puro-puro ng tao. Amen. Hindi kasabihan ng matatanda. Hindi tradisyon ng mga ninuno. Ang ating conviction, sinasabi ng Biblia, ay ayon po sa salita ng Diyos. Amen. Okay? Yun po yung sinasabi ko dito, meron pong katruan, pinanghahawakan o paniniwala na totoo. Meron po bang naniniwala na naniniwala ba tayo na ito'y totoo? Amen. Sa tanong Diyos, naniniwala tayo. Totoo yan. Sinulat ng Panginoon para po sa atin. Okay? Kaya nga po dito, makikita ko natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi doon, all scripture is given by inspiration of God. It's profitable sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Now, kaya nga po, letter A, the responsibility. Responsibility. Okay? Verse number 16. Look at verse 16. Ano sabi sa verse 16? Sabi ko dyan, if anyone sees brother sin, makita ko natin dyan, we are all aware that all commit sin, as long as we live in this body of flesh, we will prone to sin and failure in regards to God's holy standard. Walking close to the Lord in fellowship with Him greatly reduces the tendency to sin. Ang sabi ko ng Galatians chapter 6 verse 1, tingin niyo po. Galatians chapter 6 verse 1. Galatians chapter 6 verse 1. If anyone be overtaken in a fault, Galatians 6 verse 1. Nakita niyo po ba? Ye which are spiritual, restore such one in spirit of meekness, considering thyself, lest thou shall be, thou also be tempted. Ano sinasabi ko dito? Okay? Now, we are all aware of sin, committed sin, na lahat tayo nakagawa ng kasalanan, at minsan ay wala sa standard ng Panginoon. Pero yung patuloy po nating paglakad sa Panginoon, constant fellowship with Him, greatly reduces our tendency to sin. Amen. Now, ngayon, pag meron nagkasala, sabi ng Bible, nakita natin sa ganong kalagayan siya, papanalangin. Amen. Itatry na i-restore. Itatry na kausapin. Itatry na pagsabihan. Amen. Ako po bilang pastor, binawarning ako po yung pag nakita kong hindi magandang bagay na ginagawa ng isang kapatid. Amen. Yun ang pamamaraan ng Panginoon. Pag siya po ay nakinig, na-restore mo ang kapatid na yun. Pag siya hindi nakinig, magsasama ka ng dalawa, ayon po sa talata, at pagkatapos, kakausapin sila hanggang sa makinig. Pag hindi pa rin nakinig, ay nasa kanya na po yung problema. Atin na niyo po ba? So, meron mga tao gano'n. Tingin niyo po, sa talata pang isa. Tingin niyo po. Itong day lang, ay meron taong, meron tayong lugar, meron tayong araw, oras ng pananalangin. Okay? Nag-pipray natin ang bawat isa. Tingin niyo po yung Romans chapter 10, verse 12. Romans 10, verse 12. Romans chapter 10 verse 12.
Ano sabi ng Bible sa Romans 10, verse number 12? Yeah. Romans 10:12 sabi niya, for there's no difference between the Jew and the Greek, or the same Lord over all the rich and to all that call upon Him. Walang pinagkaiba, Hudyo, Grieko, Pilipino, kung ikay tumanggap sa Panginoon, lahat tayo tumawag sa Panginoon, lahat tayo naligtas. Amen. Now, tingin niyo po yung first 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 and 15. Dito maintindihan po natin ito. 2 Thessalonians chapter 3 verse 14 and 15. Tingnan sabi ng Bible, if any man obey not his word by this epistle, note that man and have no company with him, that he may be ashamed. But yet count him not as enemy, but admonish him as a brother. May mga kapatid sa Panginoon na hindi nagpapatuloy, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ayaw sumunod sa payo, mabigas ang ulo, nakikita-kita natin pa rin hanggang mga panahon na ito, hindi natin sila tinatratong kaaway. Keep him, sabi ng Bible, as brother. Count him as a brother in Christ. Pero nakakalungkot, siyempre, may mga pagkakataon na talagang nalulungkot ka na kasi hindi na sila sumisimba. Ayaw na makinig sa pastor, ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Wala nang panahon sa church. Tinatry nating abutin sila. May restore. Makasimba uli. Hindi natin sila tinatratong kaawal. Every time nakakita po tayo ng mga kapatid sa Panginoon na dati nag-aati sa church pero hindi na. Sabi ng Bible, we never treat them as enemy. God would not want us to treat them as enemy. But we treat them, admonish him as a brother in Christ. Yun nga lang, may mga pagkakataon, sinisira na yung patotoo. Diba? Sasabihin siya, diba dati kang kumating doon? Sasabihin sa kanila ng mga kaibigan na, oh, diba dati kang kumating doon kaya pastor? Ano, hindi ka na kumating at hindi pa inom-inom ka na? Diba nakakalungkot yun? No? Pero, sabi ng Bible, kung talaga sila ay tunay na nakakilala sa Panginoon, isang araw babalik sila. Amen. Agaya po ng prodigal son. Amen. Yung prodigal son, hindi na hinila ng hinila yun para bumalik. Diba? Iyon ay may condition ng Espiritu ng Barasa. Sabihin na, oh nga, no, malaki namin miss ko, babalik na ako sa church natin. Amen. 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 Kasi daw na hilahin mo yun, baka ikaw pang hilahin nun eh. Amen. Yan, sabi ko ng Bible nung dito, no? If any man obey not the word of his epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yun na, nakakalungkot. May mga kapatiran na gustong-gusto pa rin na, hindi, pailisip natin niya, kapatid natin sa Panginoon yan. Oo nga. Pero sabi ko ng Bible, tingnan mo mabuti, baka ikaw maghila niyan. Pag nagsalita niya sa iyo ng mga negative na bagay, ewan ko kung gano'ng makalakas sa pananampalataya. Baka isang araw, naka na rin. Dalawa na kayo. Ay, yung mga ganyang panaman, nanghihila. Diba? Imbis na positive ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang tinignan mo, yung mga taong hindi lang mati ng church. Yung mga taong hindi nakikinig, yun ang sinundan mo. Tapos, mga ilang panahon pa, nakita mo, sarili mo, ganun na rin. Why? Kasi hindi mo pinapigyan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Ba, yung sabi ko ng Bible na, we never, never, never treat them as enemy. We admonish him or them as a brother in Christ or sister in Christ. Pero sabi ng Bible, na know that man, have no company with him, that he may be ashamed. Para siya po ay mapahiya. Hindi natin siya pinahihiya sa church. Walang ganun. Nahihiya siya sa kanyang sarili kasi hindi na siya umate. Antinayin po ba? Sino ko nagbigay sa kanya ng ganun kaisipan? Hindi mo yung galing sa Panginoon. Galing kay Satan ho yun, nakinig siya. Amen. Diba? Sasabihin ni Satan, oh, hindi ka na nakasimba, huwag ka na umate. Oh, hindi ka nakasimba ngayon, sa isang linggo, huwag ka na uli umate. Diba? Oh, walang ka ngayon, sa susunod na linggo, huwag ka na umate. Diba?
may conviction ng Panginoon sa atin at mayroon ding sunsun ng kaaway. Mm-hmm. Yung kaaway sabi siya, oh, ako, ikaw pa. Kunyari ka lang naman. Yun ang kaaway. Accuser of the brethren ng kaaway. Si Satan, ina-accuse siya ang bawat pagkakamali mo at pagkakamali ko. Kung ako ba na nag-quit sa pagkapastor dati, sasabihin ang kaaway sa akin, oo ka na magpastor, nag-quit ka na eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang sinunod ko ang Panginoon. Amen. Diba? So, tinawag ako ng Panginoon. Amen. Hindi naman taong tumawag sa akin. Pag sinabi ng tao, oh, hindi ka na pwede magpastor. Sino may sabi? Sabi mo. Hindi ka naman Panginoon. Amen. Ang sabi ng Bible, si Samuel, tinatawag ng Panginoon. Ang sabi ni Eli, sabihin mo sa Panginoon, speak it for the servant here. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, nakikinig ako. Gusto ko mapakinggan ang sinasabi mo. Amen. Saan mo mapapakinggan yon? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Dito po sa church. Yun po yung ating responsibility mo dito. And the reality, verse number 17 and 16, nakita namin ang realidad ng kasalanan. Sa verses na ito, John speak of sin unto death, and sin is not unto death. Now we know that death is Now we know that death is the end result of sin. Sin, when it's finished, bring for death. Sabi ko sa Matthew chapter 12. Now, kung nadinig nyo na yung sin unto death, meron po bang ganun, Pastor? Ito, papaliwanan natin. Okay? Bigyan nyo po yung Matthew chapter 12. Meron bang kasalanan na sapat na para patayin ka ng Panginoon? May mga katanong gano'n, Pastor, anong kasalanan para patayin ka agad ng Panginoon? Merong record po sa Bible, sa aklat po ng Matthew, yun yung tinatawag na sin unto death. Sabi po ng Bible, Matthew 12, verse 31 and 32. Pakinggan niyo ito, mahalo ito, bahagi ng doctrine. Sabi niya, when I say to you, all manner sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh the word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Nakakatakot ito, Kapag ikaw ay hindi nanampalataya sa anak, kapag ikaw ay nagkasala sa ama at sa anak, pwede ka pang patawarin ng Panginoon. Pero kapag nagkasala ka sa Espiritong Banal, sabi ng Bible, hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Ano ibig sabihin po nito kaya, Pastor? Sabi ng Bible, whosoever speaketh against the Holy Ghost, kapag ikaw ay yung salita ng hindi maganda sa Espiritong Banal, walang kapatawaran yun. Bakit kaya gano'n? Now, this is what refers to the unpardonable sin. Rejecting the gracious offer of salvation from our Lord and His finished work on Calvary cannot be forgiven with the result of eternal death. Anong ibig sabihin po nito? Ang conviction ng Espiritu Banal ang nagko-convict sa isang tao na sumampalataya kay Kristo. Pero dahil nire-reject mo ang salita ng Diyos at ang unyok ng Espiritu Banal, walang kapatawaran ang kamatayan mo. Hakatulang ka talaga ng Panginoon. Kaya na, ang tao pupunta sa impyerno na hindi dahil sa siya ay makasalanan. Amen. Dahil nireject niya si Kristo bilang tagapagligtas. Libre ang kaligtasan, tatanggapin mo lang si Kristo eh. Pero kung hindi mo tinatanggap si Kristo, nire-reject mo ang udyok ng Espiritong Mahal. Amen. That is unpardonable sin. Yung Holy Spirit, kapag nagsasalita, kapag nangangaral, may pangangaral, ang kinakausap niyan ay yung tao, yung kaluluwa ng tao. Amen. Kapag hindi mo tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, nire-reject mo ang Espiritu ng Banal. Amen. Ayun yung unpardonable sin. Kaya maraming tao nanungoy sa impyerno, hindi dahil sa sarili makasalanan, dahil nireject nila ang Espiritong Banal. Amen. Yung conviction ng Espiritong Banal, kinakausap sila, pero ayaw silang makinig, nireject nila ang Panginoon.
Pangalawa, na, yun po yun, ano, number one, sa letter A, ano, ibig sabihin, kahit panalangin natin sila, umitisan, kung hindi sila sasampalataya, ang kabayaran ng kasalanan, darating sa kanilang buhay. Di ba, pinagpapray natin, di ba, sana po, maligtas ang tatay ko, ang nanay ko, ang mga kapatid ko, kaibigan ko, ha, boyfriend ko, girlfriend ko, no, lahat ng malapit sa akin, eh, pero kung hindi naman sila tatanggap kay Kristo, ano mangyari? Ha? So, walang kapatawaran at meron pong kapahamakan. Now, pangalawa, yung pong account ni Ananias at sa, si Sapphira sa Acts chapter 5. Yun po, Acts chapter 5. Ito matindi. Ito si Ananias at si Sapphira nagsinungaling. Kayo nagsinungaling? Sa tao ba? Hindi, sa Espiritu ba na? Nangako sila eh. Eh, huwag kang mangangako sa Panginoon pag hindi mo tutuparin, huwag ka na mangako. Diba? May mga Kristiyano na nangangako sa Panginoon, Panginoon, gagawin ko ito. Pero hindi naman tutuparin, huwag ka na mangako. Diba? Si Ananias, si Sapphira, nangako na ibibigay ang kabayaran o ibibigay po yung pagkakabenta ng kanilang lupain, lahat sa Panginoon. Diba? Yung commitment niya, nag-pledge ka eh. Panginoon, gusto kong ibigay ito po sa inyo. Tapos hindi mo binigay, na anong ginawa po ng Panginoon sa kanila? Na, alam niyo yung istorya, meron isang na nag-aalaga ng baboy. Nag-aalaga siya ng dalawang baboy. Na, sabi niya, Panginoon, malapit na po yung anniversary ng aming church. Na, mag-aalaga po ng dalawang kulig ng baboy, di ba? Paralakihin po ito, isa po para sa inyo. Yung isa para sa aming pamilya. Pinalalak niya, pinapakain niya araw-araw. Kaya namatay yung isa. Panginoon, namatay yung isa inyo. Yung isa inyo, Panginoon ang namatay. Pasensya na po. Ha? Ano ba yung pangako sa Panginoon? Diba? Baka sabihin natin, si A at si B. Yung baboy. Na? Si A para sa Panginoon, si B para sa iyo. Ha? Eh kung namatay si A, Panginoon, namatay sa inyo. Na, ganun ba yung pangako mo? Ganun ba yung commitment mo sa Panginoon? Ha? Aba, itong si Ananias si Sapphira, ito yung sabi ng Bible. Na, Acts chapter 5, verse 1 to 11. Na, but a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession and kept back a part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Nangako itong si Ananias si Sapphira na ibibigay lahat ng kanya pong pinagbilang na kanyang ari-arian. Pero, ang sabi ng Bible, ha, bahagi lamang ang ibinigay doon po sa simbahan. Kept back a portion, sabi ng Bible. Na, and Peter said, Ananias, na, bakit tinayam si Satanas punoy ng iyong puso na, at ikay nagsanalangin sa Espiritu Banal? Bakit po, ba't ka kumuha sa mga bagay na para sa Panginoon? Binigay mo na. Ha? Hindi nito para sa iyo, sabi sa verse 4. Simula nang ito'y magbenta, ha? Wala na sa kapangyarihan mo ito, sabi ng Bible. Ha? Now, look at verse 5. Ananias hearing this word fell down and gave up the ghost in great fear, came upon all them that heard these things. Verse 5. Aba, nung sinabi ni Pedro, Ananias, nagsinungaling ka sa Espiritu ng Banal, pa! Patay ka agad si Ananias. Sabi naman ni Pedro, ilabas siya, ibaon, ilibing. Ano, kung nangyayari sa church ngayon, ako, ang daming libingan, araw-araw, kaya nag-ilibing, kada linggo, no? Sa bawat simbahan, pag hindi tayo nagtapas sa Panginoon. Buti na lang sa ating panahon, mas masagana yung biyaya ng Diyos. No? Kahit hindi mo nagampanan yung para sa Panginoon, no? Ang Panginoon, hanggat buhay ka pa, biyaya ng Diyos yan. Magpatuloy ka. Ha? Yung mga hindi umaatin sa church, bilang umatin uli, biyaya ng Panginoon, purihin ng Panginoon, magpatuloy ka na, huwag ka nang tumigil sa pagdalo. Ha? Sapagkat biyaya ng Panginoon yan. Ha? Laging sinasabi natin, pinag-aaralan po natin, ha? May mga pagkakataon kapag ha? Ang isang Kristiyano hindi nawawala, nagwawala. Kinukuha na ng Panginoon. Oh, punta ka na sa langit. Diba? Yung mga batang nawawala, hinahanap yan eh. Oh, gabi na, wala pa yung anak ko. Anak yung mga. Pero pagka yung bata ay nagwawala,
pinauuwi na ng Panginoon. Uy, umuwi ka na. Di ba? Kung ikay Kristiyano, saka uwi. Sa langit. O, di mapapagang uwi mo. Di ba? O, kita na tayo. Kita-kista na tayo sa heaven, ha? Tigas ang ulo mo, ayaw mo makinig. Tinayin mo ba yan? Si Ananias sa Sapphira, maaaring tunay na Kristiyano. Sabi ng Bible. Kaisa sila sa gawain. Pero, sabi ng Bible, sila nagsinimaling sa Espiritong Banal. Sabi ni Pedro, dumating naman yung asawa, si Sapphira. Sabi ni Pedro, alam mo ba na yung ginawa mo ay mali? Bakit ka nagsinungaling? Bakit nakiisa ka sa iyong asawa? Pwede naman si Ananias lang makagawa niyan eh. Eh pero kabahagi ka eh. Alam mo ba na yung mga taong naglibing sa mister mo na andyan at ilibing ka rin, patay ka lang, hindi na nakalay sa labas, ilibing din. Oo, oh, hindi ang sabi ng bayo mo, nalakot yung mga tao. Na, yung mga hindi nagbibigay, nagbigay. Na, sabi ng Bible, na, ito po yung the reality, na, yung condition ng isang mananampalataya. Now, tingnan po natin, ha, summary po natin, ha, dalawang bagay ang ating tinalaki ngayon. Na, posibleng meron pang isa pang portion, kasi 18 to 20, hindi pala natin natalakay, ha. Now, na, the certainty in life and the condition of life. Okay? Now, ito po yung ating pinag-aralan, the love of Christ in the book of 1 John. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa aming natutunan. Ingatan niyo po bawat isa sa aming po pasamantalang pag-iwan-walay. Salamat din po sa mga partner po namin na hindi nakadalo and yet nanood po sa ating aming live streaming. Kayo po magpala sa bawat isa. Handa niyo kami sa aming pong preparation bukas, sa aming pong DBBS graduation dito po sa aming pong bahay sambahan, Panginoon. Patubayan niyo po ang aming pong mga taga, ang mga workers po namin, at ganoon din naman yung mga bata dadalo, gatan niyo po, at kayo po mag-provide ng aming pong pangangailangan, Panginoon. Salamat po sa pala ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord bless us all always. Salamat po sa ating pakikibahagi ng ating pong live streaming at pananambahan sa gabi ko.